ating babasahin ang pangunahing talata natin sa Juan chapter 16 verse 23 to 33. Tatapusin na po natin ang chapter 16. Sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya ito sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y humingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito sa paraang patalinghaga. Darating ang oras na hindi na ako magsasalita sa inyo ng patalinghaga, kundi maliwanag na sa inyo'y sasabihin ko ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa aking pangalan at hindi ko sinasabi sa inyo na ako'y hihingi sa Ama para sa inyo. Sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo, sapagkat ako'y inyong minahal at kayo'y nananampalataya na ako'y buhat sa Diyos. Ako'y nagbuhat sa Ama at dumating ako sa sanlibutan. Muli iiwan ko ang sanlibutan at ako'y pupunta sa Ama. Sinasabi ng kanyang mga alagad, oo nga, ngayon nagsasalita kang malinaw at hindi patalinghaga. Ngayon ay nalalaman namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at hindi na kailangan tanungin ka ng sino man. Dahil dito'y sumasampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Sinagot sila ni Jesus, ngayon ba ay sumasampalataya na kayo? Narito, ang oras ay dumarating at dumating na nga na kayo'y magkakawatak-watak at ang bawat isa sa isa sa kanyang sarili at ako'y iiwan ninyong mag-isa, subalit hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay kasama ko. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Tayo po ay magsiupo. Coke. Tatlong punto yung ating dadaanan sa hapong ito. Yung unang-una ay dito sa verse 23 and 24. Alam niyo dito sa bandang dulo ng chapter 16, makikita natin na ipinapakita na o inihahayag na ni Jesus ang mangyayari sa kanya. At ano ba ang mangyayari sa kanya? Alam natin na sa mga susunod na oras, siya ay aarestuhin, siya ay hahatulan, pahihirapan at papatayin sa pamamagitan ng crucifixion. Kaya nga kung makikita ninyo, yung binasa natin kanina, doon sa verse 33, ang sabi ni Jesus, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Thank you. Kasi nagda-drop yung sugar. Mabilis yung coke, i-shoot up yung sugar mo kaagad. Alam niyo dito, binibigyan ni Jesus ng warning yung kanyang mga disipulo. No, kung ano yung haharapin nila sa kanyang pag-alis. Sabi nga niya, sa akin, mayroon kayong kapayapaan sa mundo, pag-uusig, paghihirap. No, parang hindi mo pwedeng maipagsama yung dalawa, di ba? Kapayapaan, tapos pag-uusig.
Pero yan ang mangyayari sa buhay ng mga disipulo. Yan ang mangyayari sa buhay ng mga alagad ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, magkakaroon kayo ng pag-uusig. At yan ay mangyayari sa kanila doon sa mga disipulo pag-alis ni Jesus sa mundong ito. At siya ay bumalik na sa kanyang Ama. Pero may pangako si Jesus sa kanyang mga disipulo. At ano yon? Ang sabi niya, dinaig ko na ang sanlibutan. Anong ibig sabihin ni Jesus dyan? Yun ang ating makikita sa hapong ito. Kulang eh. Ngayon, sabi ni Pedro sa 1 Peter, dapat hindi tayo nabibigla, dapat hindi tayo nasusupresa kapag tayo ay nahaharap sa mantinding pag-uusig. Diba? Now, if you're confronted with fiery ordeals or tribulations, sabi ni Pedro, you should not be surprised. Dapat hindi ka nasusurpresa o nabibigla. Si Pablo nga, ang sabi niya kay Timoteo, tunay na ang lahat ng mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay ano? Ay daranas ng pag-uusig. It is a promise. Ito ay isang pangako sa mga alagad ni Jesus Kristo. Marami sa atin, no, kasama ko dito, marami sa inyo dito ngayon, eh maaari eh dumaranas kayo ng matinding pag-uusig sa oras na ito. Pero alam nyo ang sabi ng Panginoong Jesus sa atin, magpakatatag ka dahil dinaig na niya ang sanlibutan. Katulad ng mga disipulo ni Jesus. No, sa umpisa, tingin mo nga, parang mahihina itong mga disipulo na ito. But later on in their lives, makikita ninyo, ang bawat isa sa kanila ay nagpakatatag to the point that they even sacrifice their lives for the sake of Christ. Sabi ni Jesus, lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. At yan ang makikita natin sa ating pangunahing talata sa hapong ito. Hinihimok ni Jesus ang bawat disipulo na sila ay magpakatatag. Bakit? Dahil sila nalalapit na ang pagharap nila sa mga pag-uusig. Once na iniwan na sila ni Jesus at siya ay bumalik na sa Ama, then that is the beginning of their tribulation. Kaya't kinailangan nilang maintindihan ang mga utos ng Diyos. Kinailangan nilang maintindihan nila itong huling habilin sa kanila ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus, pag alis niya, ay meron siyang ipapadala. Sino yon? Ang banal na Espiritu ng Diyos. Tingnan natin muna yung verse 23 and 24. Yung unang punto, kay Jesus, lubos ang ating kagalakan. Sabi rito, sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya ito sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y humingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ngayon, nung sinabi ni Jesus sa araw na iyon, ang ibig sabihin nun ay ano? Yung araw na darating ang banal na Espiritu at ito ay mananahan doon sa mga disipulo. Nasa wikang Ingles, yung Day of Pentecost. This is the time when the Holy Spirit comes and will dwell upon the disciples. No? At sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, sa panahon na iyon, hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. Narinig niyo yung sinabi ni Jesus dito? Hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. Alam niyo kung bakit hindi na sila magtatanong kay Jesus? Kasi nasa kanila na ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa araw na iyon, sabi niya, sa araw na iyon, pag nasa kanila na ang banal na Espiritu ng Diyos,
hindi na sila magtatanong kay Jesus. Bakit? Dahil ang trabaho ng banal na Espiritu ay ano? Ipaliwanag. No? Ipaliwanag, ipakita sa mga disipulo at matulungan silang maintindihan ang mga katuruan ni Jesus. Katulad na lang ng tanong na ito sa verse 18. Tingnan niyo yung tanong ng mga disipulo. Sinabi nila, ano ang ibig niyang sabihin? Sandali na lamang. Hindi natin alam kung ano ang sinasabi niya. Well, it was quite obvious na hindi pa rin naintindihan ng mga disipulo yung sinasabi ni Jesus. Kaya ano, instinctively, ang mangyayari sa kanila, magtatanong sila kay Jesus. Ito yung sinasabi ni Jesus sa kanila. Darating yung panahon, sa araw na iyon, pag nasa inyo na ang banal na Espiritu ng Diyos, hindi na kayo magtatanong sa akin. Yun ang kadahilanan kung bakit may at maya ay pinapaliwanag ni Jesus yung kanyang mga sinasabi sa mga disipulo. Because during those days, kailangan talagang umasa ng mga disipulo kay Jesus doon sa kapaliwanagan ng kanyang mga salita. Bakit? Dahil wala pa ang banal na Espiritu ng Diyos sa kanila. 2 Sundays ago, nung nagturo dito si Pastor EJ, di ba? Anong sabi niya? Pag dumating ang banal na Espiritu, ano ang gagawin niya? Tingnan ninyo sa Juan 14:26. Subalit ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapapala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Sabi ni Jesus, sa araw na iyon, yung banal na Espiritu na susuguin ng Ama, ano daw ang gagawin? Siya ay magtuturo. Ipapaliwanag niya, ipapaalam niya sa mga disipulo ang lahat ng kanyang sinabi. At dahil dyan, ito ay kanilang maiintindihan. At yun ang dahilan kung bakit magiging lubos ang kagalakan ng mga disipulo. Bakit? Dahil maiintindihan na nila ng lubus-lubusan ang katuruan ni Jesus, ang kalooban ng Diyos. Kung kayo ay tatanungin ko ngayon, lubos ba ang inyong kagalakan? Masasabi niyo ba na kayo ay may kagalakan sa inyong buhay? Sa oras na ito, may kagalakan ba kayo? Be honest with me. May kagalakan ba sa iyo? Ngayon kung ang sagot mo ay wala, abay, hindi ka nag-iisa. Maraming ding tao ang nagsasabing, parang wala akong kagalakan sa kalooban ko. And the reason behind that, hindi dahil sa ikaw ay hindi Kristiyano. Maari itong mga panahong ito ay lumalayo ka sa Panginoon. Bakit? Kadalasan anong kadahilanan ba at lumalayo tayo sa Panginoon? Kasalanan. Dahil sa kasalanan. At isa lamang ang pwede mong gawin para manumbalik ang kagalakan na yan. Talikuran mo ang kasalanan na yon. Bumalik ka sa Panginoong Jesus. Basahin mo ang kanyang salita at sundin ito. 100% guarantee, magkakaroon ka ulit ng kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Tignan ninyo sa unang Juan chapter 1 verse 4. Ang sabi rito, yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay at ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Ipinahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesu Kristo.
isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Lubos ang kagalakan ng mga disipulo ni Jesus ay dahil sa ano? Yung sa kanilang pakikiisa, pakikisama, o yung pakikipag-fellowship nila sa Panginoong Jesus at sa Diyos Ama. Dahil kilala nila ang salita. Dahil nakikilala nila ang tagapagligtas. Dahil nakikilala nila ang Panginoong Jesus at nalalaman nila ang kanyang kalooban, sila ngayon ay mayroong lubos na kagalakan. Lubos na kagalakan. Ngayon, kung sinasabi mo ikaw ay isang tunay na Kristiyano, at simula nung naging Kristiyano ka hanggang ngayon, and never na na-experience mo ang kagalakan na nanggagaling sa Panginoong Hesukristo, isa lang ang ibig sabihin nun. Maaari ay hindi mo pa talaga siya kilala. Dahil yan ang pangako ni Jesus. Kapag kilala mo ako, kapag kilala mo at alam mo ang kanyang kalooban, magkakaroon ka ng lubos na kagalakan. And the reason why you don't have the fullness of joy of Christ, probably, might be, hindi mo talaga siya kilala at hindi mo alam ang kanyang salita. Kung babalikan natin yung verse 23, ang sabi roon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya ito sa inyo. Ngayon, ito, kailangan ipaliwanag ko ng konti kasi madalas dito nagkakaroon ng maling interpretasyon, di ba? Madalas ang naiisip natin, sinabi rito, kahit anong hilingin ko sa pangalan ni Jesus, ibibigay sa akin yan. Kung humiling man ako ng house and lot, o ng bagong kotse, o ng bagong asawa, o ng kung ano't ano man, basta hilingin ko sa pangalan ni Jesus, ibibigay sa akin yan. You have to be careful with that. Hindi po yan ang sinasabi ni Jesus dito. Ipapaliwanag ko sa inyo yan mamayang kaunti. Pero itong sinasabi ni Jesus na manalangin kayo sa pangalan ko, no, to pray in my name, sinimulan na itong sabihin ni Jesus simula pa lang nung chapter 14. No, verse 13 and 14. Sa chapter 15, verse 7 and 16, inulit niya ulit. At ngayon, dito sa ating pangunahing talata. Nung panahon na kasama ni Jesus yung mga disipulo, siyempre, kung may pangangailangan yung mga disipulo, sasabihin na nilang diretso yan kay Jesus, di ba? Hindi na nila kailangan sabihin, Jesus, sa pangalan mo, Jesus, kailangan namin ng pagkain. They don't need to do that. Hindi nila kailangan sabihin yun. Kasi bakit? Kasama nila si Jesus . Pero darating yung oras. At pag dumating yung oras na iyon, nawala na si Jesus at nandun na siya, bumalik na siya sa Ama, at ang banal na Espiritu na ang siyang nananahan sa kanila, ang sabi ni Jesus, kung manalangin kayo sa ngalan ko. Kaya ang tanong ngayon, bakit kailangan natin manalangin sa pangalan ni Jesus? Bakit kailangan in Jesus' name? Bakit kailangan? Makikita natin yan dito sa susunod na punto. Kay Jesus, iniibig tayo ng Diyos Ama. Sabi sa verse 25, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito sa paraang patalinghaga. Darating ang oras na hindi na ako magsasalita sa inyo ng patalinghaga, kundi maliwanag na sa inyo'y sasabihin ko ang tungkol sa Ama. Ngayon yung nakita natin dito sa huling habilin ni Jesus sa kanyang mga disipulo, madalas nagsasalita siya na patalinghaga. Alam niyo yung ibig sabihin ng talinghaga, no? It's a parable, no? A story with a deeper meaning, a deeper spiritual meaning. Yun ang parable, yun ang talinhaga. Katulad na lang nung paghugas ni Jesus
doon sa chapter 13, yung paghugas niya sa paa ng mga disipulo. Diba? Hindi naman niya ginawa yun para turuan silang mag-foot spa o paano maghugas ng paa. Hindi. Ginawa niya yan para turuan silang magpakumbaba at magmahalan. Katulad din dun sa chapter 15, chapter 14 pala muna, nung sinabi ni Jesus na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Diba? Yan ang isang talinhaga rin na hindi naintindihan kaagad nung mga disipulo ni Jesus. At yun sa chapter 15, yung doon sa ubasan, yung puno at yung mga sanga. Diba? Inihalin tulad ni Jesus ang kanyang sarili doon sa puno at tayo bilang mga sanga. At yung last Sunday, yung sa preaching ni Doc Rico, may binanggit si Doc Rico, sabi doon sa previous verse, ang sabi, sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita. At muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Hindi rin naintindihan yan ng mga disipulo. Pero pagdating dito sa verse 25, ang sabi ni Jesus, na darating yung oras na hindi na siya magsasalita ng patalinghaga. At bakit? Bakit sa panahong iyon ay hindi na siya magsasalita ng patalinghaga? Tingnan ninyo dito sa verse 13, sa John 16 verse 13. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Ito ay dahil sa banal na Espiritu ng Diyos. Kapag nandiyan na ang banal na Espiritu sa atin, lahat ng sinabi ni Jesus sa atin ay magiging plain and simple. Ito ay ating maiintindihan na. Yan ang ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya na, kundi maliwanag na sa inyo'y sasabihin ko ang tungkol sa Ama. Ang banal na Espiritu na nananahan sa atin, siya ang magpapaintindi o magbibigay sa atin ng kaliwanagan sa mga sinabi ni Jesus. Yan ang trabaho ng banal na Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Siya ang nagbibigay ng liwanag. Kaya pag binabasa mo yung Biblia, kung dati tinitignan mo parang okay, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Okay, naintindihan ko yon. Pero hanggang saan lang? Sa kukote mo lang. Pero nung ikaw ay pinananahan na ng banal na Espiritu ng Diyos, iba na ang dating nung verse na yan sa iyo. Ha? Ganun ba talaga ako kamahal ng Diyos? Na isinaalang-alang niya yung kanyang natatangi at bugtong na anak para sa akin? Eh, hindi naman ako karapat-dapat. Ha? Iba na ang dating sa atin ng salita ng Panginoong Jesus. Parang nabuhay. And that's the reason why ang isang tao na hindi pinananahan ng banal na Espiritu ng Diyos, iba-iba ang interpretasyon nila sa salita ng Diyos. Why? Kasi wala yung illumination ng banal na Espiritu sa kanila. And they try to understand the words of God through their own effort, through their own intellect. And human intellect is foolishness before God. It is foolishness before God. Pero pagdating ng banal na Espiritu sa buhay natin, mabubuhay ang kanyang salita. Maiintindihan natin ito. Malalaman natin ang kanyang kalooban. Ngayon, kung babalikan natin yung tanong ko ulit kanina, bakit kinailangan pag nanalangin tayo sa pangalan ni Jesus? Tingnan natin yung verse 26. Ang sabi rito, sa araw na iyon ay hihingi kayo sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na ako'y hihingi sa Ama para sa inyo. Nakita natin ulit yung sa araw na iyon. Ano yung araw na iyon? Naalala nyo pa?
Yan yung araw na darating ang banal na Espiritu at mananahan sa mga disipulo. And when that day comes, ang sabi ni Jesus, sila ay mananalangin sa pangalan niya. They will pray in His name, in Jesus' name. At kung titingnan niyo yung sa sumunod doon sa talata na yon, ang sabi ni Jesus, at hindi ko, pakinggan niyo maigi ito, at hindi ko sinasabi sa inyo na ako'y hihingi sa Ama para sa inyo. Naintindihan niyo yung sinasabi ni Jesus? Pag kayo ay nanalangin sa pangalan ko, hindi ko sinasabi na pag kayo ay nanalangin, eh ako ang magba-back up sa inyo at sasabihin ko sa Panginoong, sa Diyos Ama, uy, pakinggan mo naman yung panalangin ni ano. At ang gagawin ng Ama ay ibibigay sa iyo yung pinanalangin mo. Ang sabi ni Jesus, hindi ko gagawin yan. Kaya nung unang nabasa ko to, sabi ko, ha? Totoo ba to? Akala ko ba siya yung tagapamagitan natin? Akala ko ba siya yung pinunong saserdote or the great high priest natin? Eh bakit ngayon sinasabi niya rito, hindi ko sinasabi sa inyo na ako'y hihingi sa Ama para sa inyo? Bakit niya sinabi ito? But you know what? You have to read the next verse. Tingnan ninyo yung susunod na versikulo. Dito ako na comfort eh. Dito ako talagang nagkaroon ng masasabi nating kasiyahan sa aking puso. Tingnan niyo sa verse 27. Ang sabi ni Jesus, sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo. Sapagkat ako'y inyong minahal at ako'y nananampalataya at kayo'y nananampalataya na ako'y buhat sa Diyos. Alam niyo nung sinasabi ng Panginoong Jesus, kaya hindi ko na kailangan dalhin pa yan sa Diyos Ama, ay dahil kayo mismo, meron na kayong direct access sa Ama. Sinasabi niya, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lamang dumadaloy mula sa akin, papunta sa inyo, ang Diyos Ama, mahal kayo. That's the essence of John 3:16. 'Di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang sabi ni Jesus, mahal ka ng Ama. Bakit? Dahil minahal niyo ko at nanampalataya kayo sa akin. At dahil diyan, meron ka ng direktang daan patungo sa Diyos Ama. Ikaw mismo, pag nanalangin ka, pwede ka nang dumiretso sa Diyos Ama. Alam ninyo, meron akong sinisharean dati, driver ko, pero matagal na siguro, baka may 20 years na to eh. Yung driver ko, sinisharean ko ng salita ng Diyos. One day, papunta kami ng San Pablo. Siyempre, along the way, sinisharean ko. Pagdating ko dun sa punto na sinasabi ko, ang sabi sa 1:14:6, sabi ni Jesus, siya ang daan, siya ang buhay, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Nung sinabi kong siya ang tanging daan, sabi niya, ay, boss, sandali, hindi ako sumasang-ayon dyan. Sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit? Yung nanay ni Jesus, si Maria, siya rin ay daan. No? Pwede rin siyang daan patungo sa Diyos. Hindi lang patungo sa Diyos, pati patungo kay Jesus, siya rin yung daan. No? Siya ay parang sinasabi niya, she is also a mediator between God and man, hindi lang between God and man, pati Jesus and man. And he was really passionate about it. No, talaga nakikipag-argue siya sa akin. And actually, ito nga yung ginamit niyang istorya pala. Sabi niya sa akin, boss, parang ganun lang yan. Kasi gusto niyang makumbinsi ako dun sa pinaglalaban niya. Parang ganun lang yan, sabi niya sa akin. Kunyari, uutang ako sa inyo. Babali ako. Kaso nakita ko mainit ang ulo niyo.
Hindi ako lumapit kaagad. Ang ginawa ko, nilapitan ko yung nanay niyo. At kinausap ko. Sabi ko, Ama, tawag niya sa nanay ko, Ama, baka pwede kausapin niyo si boss para pautangin ako. At nung lumapit sa inyo si mama niyo at nakiusap, at dahil mahal niyo yung nanay niyo, di pinautang niyo ako. Sabi ko sa kanya, uutang ka lang, idinaan mo pa sa kwento. Pero yun ang naging ano namin, yung pagtatalo namin, no, si dun, yung whole trip na yon hanggang sa pag-uwi namin. Alam niyo, hindi ko siya nakumbinsi. Kasi gusto niya rin akong makumbinsi dun sa paniniwala niya. Nalungkot nga ako, honestly. No? Kasi kung titingnan ninyo, hindi pwedeng maging tagapamagitan si Maria. Dahil siya mismo sa Lucas chapter 1, sinabi niya roon na siya mismo kailangan niya ng tagapagligtas. Ang sabi ng Biblia, si Jesus lamang ang tanging daan. At yun ang dahilan. Naniwala tayo. Tayo, minahal natin si Jesus, naniwala tayo na siya ang tanging daan. Kaya ngayon, pag tayo ay nananalangin sa pangalan niya, tayo ay dumidirekta na sa ating Diyos Ama. Hindi na natin kailangan dumaan sa kumpisalan at mangumpisal kung kani-kanino. Pwede ka nang dumiretso sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesus. Tingnan ninyo sa Efeso chapter 2 verse 18. Tingnan ninyo sabi ni Pablo, sapagkat sa pamamagitan niya, kapwa tayong makakalapit sa isang espiritu patungo kanino? Sa Ama. Diba? Kaya tayo nananalangin sa ngalan niya. Alam nyo, yung in Jesus name, hindi yan parang password na pag sinabi mo in Jesus name, bubukas yung pinto at maririnig yung panalangin mo. Hindi, hindi ganyan. Ang sinasabi ni Jesus dito, kaya ka mananalangin ng in Jesus name o sa ngalan ni Jesus, kasi meron ka ng direktang daan patungo sa Diyos Ama. Dahil minahal natin ang Panginoong Jesus, dahil tayo ay nanampalataya sa Kanya, kaya meron na tayong, kaya pwede na tayong dumiretso sa Diyos Ama. Hindi na natin kailangan pang dumaan kanino man. And we have to pray it in Jesus' name. And you know what? Kapag ikaw ay pinananahan na ng banal na Espiritu ng Diyos, kapag ikaw ay mananalangin, hindi mo nahihilingin sa Diyos na, Panginoon, gusto ko ng ganyan, Panginoon, gusto ko ng ganyan. You will not try to gratify yourself anymore. Ang gusto mo mabigyan ng papuri parati, ang gusto mo parating ma-please, ay ang Panginoong Diyos. Kaya ang hihilingin mo na sa Kanya parati ay ano? Yung makakapagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian. Yung makakapagbigay sa Kanya ng kasiyahan. Hindi yung makakapagbigay sa iyo ng kasiyahan. Hindi. At nangyayari lang yan kung ikaw ay pinananahan ng banal na Espiritu ng Diyos. Pero kung wala, ang panalangin mo parati, Lord, gusto ko ng ganyan. Lord, gusto ko ng ganyan. At pag hindi na ibigay sa iyo, magtatampo ka pa. Pero yan ang sinasabi rito. Kaya tayo nananalangin sa pangalan ni Jesus, ay binigyan na kasi tayo ng direktang daan patungo sa ating Ama. Yung ating huling punto, kay Jesus ay may kapayapaan, sa sanlibutan ay pag-uusig. Basahin ko yung verse 28. Ako'y nagbuhat sa Ama at dumating ako sa sanlibutan muli, iiwan ko ang sanlibutan at ako'y pupunta sa Ama. Sinasabi ng kanyang mga alagad, oo nga, ngayon nagsasalita ka ng malinaw at hindi patalinghaga. Dito nakita natin na talagang sinimplihan ni Jesus yung kanyang salita. Ang sabi niya ano? Sabi niya, ako ay nanggaling sa Ama at babalik na akong muli sa Ama. Di ba napakadaling intindihin yan? And sabi nga rito ng mga disipulo, naintindihan na namin. Tingnan niyo sa verse 30. Sabi nila, ngayon ay nalalaman mo ang lahat ng mga bagay.
at hindi na kailangan tanungin ka ng sinuman. Dahil dito, sumasampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Tandaan ninyo, ito ay yung sinasabi rito ni Jesus ay yung huling habilin niya. Kaya he was trying his best na ipaliwanag para maintindihan ng mga disipulo yung kanyang sinasabi. At hinihimok niya ito kasi nga alam ni Jesus kung anong sasalubungin nila yung pag-alis niya. Di ba? Tribulation. Kaya hinihimok niya, ini-encourage niya itong mga disciples. Kaya nga, ang ginagawa ni Jesus dito, he was actually trying to remind them, no? Pinapaalala niya kung sino talaga siya. Kung sino siya. Ang sabi niya, galing ako sa Diyos Ama at ako ay babalik na muli. Anong ibig sabihin niya nun? Anong ibig sabihin niya nun? Kung naalala niyo yung verse 1 ng John chapter 1, ano yun? Ang sabi ron, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay ano? Ay Diyos. Tapos kung tumalon ka sa verse 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. So anong sinasabi ni Jesus? Sabi niya, ako yung salita nang galing ako sa Diyos Ama. Ako ang anak ng Diyos. Ako ay Diyos. At babalik na ako muli doon sa aking kaharian. He was reminding, pinapaalala niya ito sa kanyang mga disipulo. Pero ang tanong, tingin niyo ba naintindihan ng mga disipulo? Ano sa tingin niyo? Tignan niyo yung tugon ni Jesus sa verse 31. Anong sabi ni Jesus dyan? Ngayon ba ay sumasampalataya na kayo? No, parang sinasabi ni Jesus, talaga? Sumasampalataya na kayo ngayon? I wish sana sinabi ni Jesus, buti naman at naintindihan nyo na. Sa wakas at naintindihan nyo na. Pero hindi eh. Hindi eh. Kaya tinanong ni Jesus, talaga? Sumasampalataya na kayo ngayon? Alam niyo kung bakit ko nasabing hindi nila naintindihan? Tingnan ninyo yung verse 32. Anong sabi ni Jesus? Narito, ang oras ay dumarating at dumating na nga, na kayo'y magkakawatak-watak ang bawat isa sa kanyang sarili at ako'y iiwan ninyong mag-isa. Subalit hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay kasama ko. Alam niyo ano sabi ni Jesus? Kung sasabihin ko to sa pangkaraniwang salita, ito yung sinasabi ni Jesus eh. Talaga naniniwala na kayo? Itong sabihin ko sa inyo, mamayang konti, iiwan niyo ako. Mamayang konti, magsisitakas kayo, magtatago kayo dun sa mga bahay niyo at iiwan niyo akong mag-isa sa kamay ng mga kalaban ko. That is basically what Jesus is saying here. No, sabi niya, uy, sabi ng mga disipulo, di ba, una, oh, buti na lang, hindi ka na nagtalinhaga at naintindihan namin. But in reality, kahit even as plain as that, hindi pa rin nila naintindihan. Yan, sabi ni Jesus, mamayang konti, parang yung kay Pedro, di ba, bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo akong itatanggi. Magtatakbuhan sila. Magtatago sa kanilang mga bahay. Actually, yung sinabi ni Jesus dito ay isang katuparan ng propesiya. Sa, makikita niyo yan sa Zacharias chapter 13, verse 7. At sabi rito, gumising ka o tabak laban sa pastol ko at laban sa lalaking kasama ko. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, saktan mo ang pastol upang ang mga tupa ay mangalat at aking ipipihit ang aking kamay laban sa maliliit. Sabi ni Jesus, darating ang oras at ang oras ay nariyan na. Ano yung oras na yun? Sasaktan ang pastol. Hahatawin ng tabak. At anong mangyayari sa mga tupa? Mangangalat ang mga tupa. Magsisikalat yan. Magtatakbuhan sa takot. And it did happen. No.
Kasi malapit na eh. Konting sandali na lang at aarestuhin na si Jesus. Hahatulan siya ng kamatayan. Isang napakahirap at masakit na klase ng kamatayan. Alam ninyo, itong mga katuruan ni Jesus na ibinigay niya sa mga disipulo niya ay para ihanda sila. Ihanda sila sa una sa kanyang pag-alis at doon sa kanilang sasalubungin kapag wala na siya. At ano yun? Yun ay yung mga pagsubok at pag-uusig. Pero may pangako naman ng Panginoong Diyos sa kanila. Na pag-alis niya ay ipapadala niya ang ano? Ang banal na Espiritu ng Diyos. At ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang magbibigay sa kanila, una ng karunungan na maiintindihan nila ang salita ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, katatagan para mapagtagumpayan kung anumang pagsubok o pag-uusig ang kanilang dadanasin. Dahil kailangan nila yan. Di ba bago pumunta sa langit si Jesus, may binigay siyang utos sa kanyang mga disipulo sa Matthew 28, kung alam niyo yon. Di ba, go therefore and make disciples of all the nations. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya kung titignan ninyo sa verse 33, ang sabi ni Jesus, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Nung panahon ni Jesus, nung panahon ng mga apostol, kapag ikaw ay nangaral ng salita ng Diyos, isa lang ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, nagpapakamatay ka na. Ibig sabihin nun, humanda ka because anytime pwede kang arestuhin, i-torture at patayin. Yun ang ibig sabihin nun. Ang utos ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo ay ano? Humayo, mangaral, at gawing alagad ang lahat ng bansa. Kung ang kanilang Panginoong Jesus, kung ang kanilang Panginoon, nung siya ay nandito, nangaral ng kanyang ebanghelyo na kontra, kabaligtaran ng tinuturo ng mga religious leaders nung time nila. Anong ginawa kay Jesus? Pinahirapan at pinatay. How much more doon sa kanyang mga alagad? Mas magiging maluwag sila? Hindi. Lalo na kung alam na nung mga pinunong saserdote, nung mga elders, nung mga eskriba, na kumakalat ang katuruan ni Jesus, ay lalo nilang uusigin at huhulihin at papatayin ang mga alagad. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, sa akin ay mayroong kayong kapayapaan. Sa mundo, pag-uusig. What Jesus is basically saying, kung naisin mong maging alagad ko, kung naisin mong maging Kristiyano, humanda ka. Dahil ikaw ay uusigin. Tingnan ninyo sa 1:15-18-21. Kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo. Ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din nila. Subalit, ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Kaya kung meron nangaral sa inyo,
na ang buhay Kristiyano ay punong-puno lamang ng pagpapala at halos walang pagsubok at walang problema, yan ay hindi galing sa Diyos, galing yan sa demonyo. Dahil kung titignan ninyo ang Biblia, ang sinasabi ni Jesus, ang sinasabi ng mga apostol, kapag ikaw ay namuhay ng makadiyos, kapag ikaw ay sumunod sa utos ni Kristo, ikaw daw ay ano? Ikaw ay uusigin. Uusigin ka. Ito ang pinapaalalahanan ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Pero parang hindi nila naintindihan eh. Natatakot lang sila, naiiwan na sila ni Jesus. Pero hanggang dun lang sila eh. At that point, hindi pa nila alam kung ano ang implikasyon pag wala na si Jesus. Kapag hindi na nila kasama. Pero malalaman nila yan. Malalaman nila yan. Di ba? Kapag binasa ninyo itong ebanghelyo, makikita nyo yung mga disipulo ni Jesus nung kasama niya, eh parang tayo rin eh, di ba? Parang mga mayayabang, sensitive, o minsan parang mahihina ang kukote, di ba? Parating nagkakamali kung ano-ano ang sinasabi, katulad ni Pedro. Pero sa bandang huli, alam nyo, nung wala na si Jesus, nung hindi na nila kasama si Jesus, anong nangyari? Sila ay naging matatag. Sila ay naging mga tinatawag natin sa wikang Ingles na men of faith. Men of integrity. Men of the word. Naintindihan na kasi nila ang utos ni Kristo. Noong mga panahong yun na sila ay pinananahan ng banal na Espiritu ng Diyos, naintindihan na nila ang mga salita ng Panginoong Jesus. Tingnan ninyo sa Juan 17:14. Dito sa panalangin ni Jesus para sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Ang sabi ni Jesus, yung mga disipulo, nandito nga sila sa sanlibutan, pero hindi sila taga-sanlibutan. At dahil dyan, sila ay uusigin. Kapatid ko, ikaw ba? Di ba nasa sanlibutan ka rin? Ito ang tanong ko sa iyo. Taga-sanlibutan ka ba? O baka naman taga-Malabon ka lang? Taga-Las Piñas? Taga-Binondo? Kristiyano ka ba talaga? Kasi kung hindi ka nananampalataya kay Jesucristo, kung ikaw ay sumasang-ayon sa daloy ng sanlibutan na ito, ibig sabihin kung ano ang gawain ng mundo, eh ginagawa mo din at hindi mo sinusunod. Kasi kapag ikaw ay sumasang-ayon sa mundo, ikaw ay sumusunod sa daloy ng mundo, isa lang ang ibig sabihin nun, hindi ka sumusunod kay Kristo. Pero kapag ikaw ay sumusunod kay Kristo, isa rin lang ang ibig sabihin nun, hindi ka sumusunod sa daloy ng mundo. Tagamundo ka ba? Tagasanlibutan ka ba? O tagalangit ka? Alam niyo mga kapatid ko, I'm sure a lot of you are going through difficulties in this life. Marami tayong problema, maraming pagsubok. Yung alam, minsan yung problema, dala rin yan ng kasalanan natin eh. Di ba? Kasi hindi natin sinusunod yung utos ng Diyos eh. Kaya tayo nagkakaproblema. But there are those who really go through trials eh dahil sa gusto nilang, dahil inalaw ng Diyos na siya ay dumanas ng ganong klaseng pagsubok. Ngayon, kung ikaw ay dumaranas ng matinding pag-uusig dahil ikaw
ay nagtitiwala kay Jesus dahil ayaw mong sumunod sa daloy ng mundo. Dahil sa gusto mong sumunod sa utos ng Diyos at ikaw ay inuusig. Tingnan ninyo ang sinabi ni Jesus dito sa verse 33 ulit. Anong sabi niya? Una sa akin ay magkakaroon kayo ng ano? Ng kapayapaan. Ang sabi niya, magpakatatag kayo. Dahil ano? Dinaig na niya ang sanlibutan. Sabi ni Jesus, lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Yung buhay natin dito is only temporary. Huwag niyong isipin na ito na yung buhay natin at kailangan maayos lahat. Lahat ng plano ko dapat matupad dito sa buhay na ito. Kung yan ang nasa isip mo, problema yan. Ibig sabihin, hindi mo naintindihan ang utos ni Kristo Jesus. Dahil ang sinasabi dito ni Jesus, ang paghahandaan mo ay yung buhay mo pagtapos ng buhay mo dito sa mundo. Gaano ka katagal dito? 50? 60? 70? 80? Sabi mo na umabot ka ng 90. And after that, what's next? Diba? Tingnan mo yung buhay mo ngayon. Inuusig ka ba? Ngayon, kung ang pag-uusig na nakukuha mo ay dahil sa kasalanan na ginawa mo, hindi yan yung pag-uusig na binabanggit dito. Pero kung ikaw ay inuusig dahil sa ayaw mong sumunod sa daloy ng mundo, ang sabi ni Jesus sa iyo, magpakatatag ka. Dinaig ko na ang mundo. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong salita. Naway itong mga salitang aming narinig sa hapong ito ay aming maisabuhay at aming maipangaral din sa iba upang ang inyong pangalan ang siyang mabigyan ng kaluwalhatian. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Bilang tugon sa ating narinig sa hapong ito, ay aming inaanyayahan ang bawat isa sa mga sumusunod na Bible studies. Una po, yung PDF 242 sa Pebrero 21, no, next Thursday na yan, The Seven Churches of Revelation, an overview of the churches in Revelation 2 and 3. Doon po ito sa Jollibee Commerce Avenue, alas 7 ng gabi. Susunod po ay sa February 23, Women of Grace, 12 Extraordinary Women. Ito ring darating na Sabado, alas 9 naman ng umaga. At ito ay gagawin sa second floor ng Park and Shop Building along Sukat Road. At yung pinakahuli, two Saturdays from now, yung Men of the Word Bible Study, 12 Ordinary Men, sa March 2, 7:30 a.m. Ito naman ay sa McDonald's, Commerce Avenue. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat pong muli sa mga katotohanan at sa mga aral na aming narinig mula sa inyo sa hapong ito. Naway, hindi sana ito masayang. Sana ito ay hindi lang tumatak sa aming isip, kundi tumagos sa aming mga puso. Na sana ito ay aming sundin at isabuhay. Salamat Panginoon sa kalakasan na naaming nakukuha mula sa inyong salita at kagalakan na rin. Panginoon, naway gabayan niyo po sana ang bawat isa. Alam niyo kung ano ang mga pagsubok na dinaranas namin. Kaya kami ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba, Panginoon, naway bigyan niyo kami ng katatagan, kapayapaan, at kaliwanagan na rin, Panginoon, sa inyong salita upang aming maintindihan kung bakit nangyayari itong mga bagay sa aming paligid. At upang malaman namin na ito ay kasama sa inyong
plano sa aming mga buhay. Kaya dapat kami lalong lumapit sa inyo at alamin ang inyong kalooban sa pamamagitan ng pag-aral ng inyong salita. Ngayon, ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Have a blessed day, everyone.